Yaman kami anak na taga aninipan iti nakapimpintas nga rendition yung kasamot iti mensahe iti kantayo. Nakasaysaya at nga launay ni Apo Diyos eto nga absad. Ket iti da iti nga gundaway tiyempo na metap no no isubli tayo dagiti panagyaman kay iti Apo babaen iti panangted tayo dagiti pinanggep dagiti puspuso tayo. Ayabak man nga ro dagiti padak nga babaket. Ay, ladies gayang matinati babaket. Padak man, ayabang man dagiti ladies ta mangipaay kami man iti kanta buyugin tumeten iti panangi marchayo ka dagiti sagsago ta eto na obsa. Nawatek man dito na gitarang gitaraan natin kantani. Count your blessings. Mabalin, anak? Kaya? Kapag kantao, may dito gitarista, may nakuan. Nihan, nakuan nga ladies, oh. Ladies and gentlemen. Ay, mayat ngayon kaabsak na damang pagpabangag mo lang. Nakapada ko nga nasingit. Alam ko kayong padak nga ladies. Orita nga babakit. Adatili ko piyata yun eh. Okay, let's count our blessings. Ito na. Thank you.
alawan ka kapsat, putno lao na yung no, makikita ni karoba mga babaga nga, dumakto di balay na, umadunga umaduti kwarta na, manay na yun ang iti, logan na, ay kat bilangan mo't kong kapsat, san lang nga dagi jay iti blessings, iti salon at tayo, nagiti ay ayatan tayo iti biyagin, dadu mo pa yun. Kang runaan iti pamati tayo. Amen! Amen! Let's count our blessings. Kat ita kakabsat mapagundawayan iti sumagman mo kada tayo nga mangipaduyakyak iti naramidan ti Apo para iti testimony nga idalan man kada tayo ni Ma'am Evangeline Palenti. Kasatan, ken na imbang narapit tayo, kagayak ken kapsat. God is good? All the time. And all the time? God is good. Putno gagayak ken kapsat, nga na kayong imbang ni Apo Diyos, kadigiti bibiyag tayo. Ngarun, tiyemponan ngayon tayo, ipatuyak yak, ti kinaimbag ni Apo Diyos, iti bibiyag tayo, ket dagiti adaan iti dagiti adaan iti naramidan wenno dagiti naram adaan iti na, kinaimbag na naramidan ni Apo Dios kadagiti bibiyag da mabalinyo gayem ken kapsat nga itakder ket umay kayo iti samuan. Magandang gabi po sa ating lahat. Masaya po ako dahil sa uli din nakikita ko yung ating pagmumuhan na napakasaya. Praise God. Sa totoo lang po, ako po ay hindi Church of God. Ako po ay Fundamental Baptist. Nakilala ko aking asawa sa Manila. Doon kami nagkakilala. Okay. Nakilala ko si Jessica Kilala. So, ang kanyang apelyado po ay Kilala. Okay? At ako naman po ay, ang apelyado ko naman po ay Bagona. So, ang dating Kilala ay pinalitan ko na ng Bagona. Okay, diba? Ako po ay galing ng Cagayan de Oro City at napunta po ng Cagayan. Okay. First na nag-attend po ako ng prayer meeting sa dating building po ng Church of God Kapanickian. Alam niyo po kasi, lingit po sa inyong kalaman, ang Fundamental Baptist kasi pagdating sa praise and worship, sa ulim po kami. Hindi ako nasanay dun sa ganitong kaganapan or ganitong situation ng pag-praise, no? Kasi yun ang kinalakyan ko bilang anak ko ng pastor ng Fundamental Baptist. Ang aking father ay graduate po ng Don Baptist Bible Seminary sa Iloilo City. So, sabi ko nga, habang ako'y niyaya ng aking asawa dito sa Church of God, una ko nakilala sila Pastora Casey, Pastora Colliado. So, medyo nahihirapan po akong sumabay. Siguro yung nararamdaman ko, sana maintindihan ninyo. Kasi simulat sa pool, nung bata ko, yun talaga na ituro ng aking mga magulang sa akin. Pero ang nagustuhan ko lang po, no, na kung saan ay mas na-challenge yung aking sarili, na kung saan pala, kung ikaw isang tunay na Kristiyano, kahit saan ka mapunta. Okay? Hanggat pagpupuri sa Panginoon, kung ikaw ay isang tunay na Kristiyano, mark my word, ha? Kung ikaw ay tunay na Kristiyano, nasa puso mo na yung Panginoong Jesucristo na kaya kang mag-adjust kung ano man ang uri ng pagsamba at pagpuri sa Panginoon. No, kung mag-uusap tayo, nag-Ilokano ako, pero pag dito na ako, as na marigatan ang mga so, Tagalog lakan niya. Sa school, okay mo, pero pag dito na ako, marigat, mahirap. No? Pero malaki
kayong pasasalamat doon sa Panginoon kasi dito ko nakikita o dito ko na ramdaman kung gaano po ka faithful ang mga Christian dito sa Kapanickian Church of God. Sa dami-dami po ng hindi ko masabing problema, pagsubok. Kasi pag sinabi nating problema, hindi plano ng Panginoon yan eh. Kasi kung isang Kristiyano, huwag mo sabihin na may problema ka. Sabihin mo pagsubok at trials. Umalis ang aming, ilang pastor pang umalis dito. Nandyan na yung kalsada na madedevelop. Kulang na lang po ay babangga nila yung church namin o yung church ng Church of God Kapanickian. At sabi ko sa aking asawa, ano kayang gagawin natin? No? Nararamdaman nyo ba yung nararamdaman namin na nandito sa Kapanickian? So, ang hirap po. Okay. Andun yung time na kung saan pag nag-meeting kami, ito tinatanong ko talaga to, ah. Tinanong ko talaga to kay Uncle Henry. Kasi sa amin, pasensya na po sabihin ko, sa amin kasi pag may maganong bagay, bilang anak ng pastor, nararamdaman ko yung kaagad yung tulong. Galing doon sa national, papuntang regional, papunta dito sa district. Pero dito parang natatagalan ako. Siguro mayroon man. Pero parang nararamdaman ko na hindi agad-agad na naibibigay yung tulong. Pero hindi ko naman po masisi kung ano ang mayroon ng Church of God. Pero dahil po sa grasya ng Panginoon, dahil po sa time na panalangin ng mga members ng Church of God, nakita niyo po ang pagpapala ng Panginoon. Ginamit niya po ang bawat isa. Ginamit niya po ang lahat. Nung naglinis kami dito, nagsimula kami po, nandito yung mga paslit. May mga paslit na tumutulong sa amin. May mga young people na tumutulong, lahat po, sama-sama. Dahil ang pagpupuri at pagsasamba sa Panginoon ay napakasaya. So napakalaki na aking pasalamat sa Panginoon dahil kahit papaano, mahal ko na po ang Church of God. Minsan, may mga bagay na pag nag-usap kami ng father ko, tinatanong niya sa akin, sabi ko naman sa kanya, isa lang po ang pinapanindigan ko sa pananampalataya ko. As long po na tinanggap mo ang Panginoon na personal mong tagapagligtas at inialay mo po ang puso mo, ang isipan mo, ang buhay mo sa Panginoon, sigurado po na matibay ang pananalig natin sa Panginoon. Ano mang unos, ano mang problema po, napakarami pong trials na dumating sa buhay namin. Ako po'y nagpapasalamat hanggang sa ngayon. Ipinagmamalaki ko aking sarili, aking pamilya, ang aking mga anak na nandiyan sa labas. Kami po ay patuloy na magpupuri sa Panginoon anumang po mangyari. To God be the glory. Praise God. Kuya, ba't ang lakas? I stand here for the glory of God. Lumaki na akong Church of God. From my childhood hanggang ngayon, nandito pa rin ako sa Church of God. At pinapasalamatan ko yon sa Panginoon dahil tinuruan niya ako, or the grace of God abounds all. Now, I stand here for the grace of God. Hindi naman sa pinagmamayabang, but ako lang po yung nakapag-aral sa aming mga magkakapatid. My story was not good but perfect in heaven. Because of the grace of God,
Well, nakapagtapos ako. Nakapagpatayo ako ng two-story building na house. Nakapag-graduate ako with honors, naging outstanding ako sa master's ko. Now, I'm taking my PhD, I'm taking my legacy, my book, which is The Race Full of Grace. Andito ako tonight to encourage everyone the value of tithes and offering. Yun talaga yung every desire ko, ino-offer ko talaga sa Panginoon. And yung sahod ko, whatever na nalilikom ko in business, in my salary, I put God first, yung tithes ko. And I tell you, hindi kami nawawalan ng customer every day. Sa online business ko, sa food hub namin, hindi ako nawawalan ng Kalinga every day. At salamat sa mother ko, kay Tita Viva, na ganun talaga ka-bless ang Panginoon. When you give the highest form of worship, which is giving of your 10% income to God. So, alam siguro ng kwan ko yan, ng treasurer or secretary ng church namin, kasi I'm very much particular with my tithes talaga. Meaning, yung hindi mo na-expect na there would always blessing to come. Imagine na ako lang po talaga yung nakapagtapos sa family. Yun nga, nakapagpatayo ako. Stable po yung job ko. At the same time, nag-aaral ako this time. At inaantay ko pa yung last na nakaaralin ko. Every night, kasi my mentor was my Ate Jessica. Yan yung mentor ko sa authorship ng book. Every night, nung nag-start ako ng chapter 1 sa book ko, hindi ako makapag-start kasi todo iyak talaga ako. Umiiyak talaga ako kasi yung title ko pala na A Race Full of Grace, parang fulfilling na agad. Now when you offer the best thing in God talaga, the heaven wisdom, the knowledge, the understanding, magsisink in lahat sa brain cell niya. At para magsisink in lahat yung kailangan mong knowledge at para makapagsulat. Hindi po, alam ni Ma'am Jessica na hindi po yan madali kasi ngayon, almost nagpupuyat ako hanggang 2 a.m. ganun. Pero I thank God, always renewed my strength. Yun na yung grace niya. At the same time, count your blessing at the same time your trials. Trials also part of a blessing. And to the young people today, I encourage you also to stand in giving your tithes and offering. Love your church, love your pastor, love your ministry. And to God be the glory. Ayaw ti Apo. Apo iti tulong ti Barbarit Diyos nalipatak itay. Ti Magdar ti COG Diyos. Ti Kapanickian so. Gloria pala yan. Bandani ko nalipatan. At talaga malagip ko.
Ang gamo gapo ti kadagiti grasya ti Dios. At anak mo't bitoy, at tango may paduyak-yak, di kinaimbag na. Siguro, dagiti makaapam mo kanyak, handa mamati. Nga namati akong kanya po Diyos. Nangro na siguro, dagiti kas kanyak ti edad nan, nga kalugarak, imposible lang, sok ko na da kanyak siguro. Kasi, napod no na, malikot ti kinaubing ko, ang ko naman muni ako Diyos, kada gito'y lang nalakaya ko, pag 17 kitawin ko, ito no September, sula na mati at tata. Iti ubingak namin, no apay nga hanak na mati, iti ubingak, natara kenak, iti pait kensaem, kengura iti baro kong tiinak. Hindi addan ti panunot ko tanayan nga English words ti mangmangit ko. Ket gapo ti kasta, saan nga nakakaskas daaw nga ti pamilya mi English speaking mat amin nga kamkamang na. Kasano nga rod nga mamamumi niya ako Diyos? No, panay kami nga English speaking. Siguro mapit-apio niya kunak nga English speaking niya. Nagkatawa kayo eh. Gaysan mo isang kayo. Gapu iti pait kensaem nga naimula iti kaunggan ti puso nagbalinak mag nga notorious ito'y nga lugar awan bigbigbigat nga tao iti ang kalagin lalay sanon na po sila pangka manalpag tapis-pis mo yata mo kas gayak iti no adda pa'y laeng te'y kunada nga ditay niya panawag na kami natin inipis no ka ibaraha nga nangisip ikulay na kas gayak iti ipangawaw-awag na kinidya nga baraha ito'y sinamparia yung adaawag na nga sa mali na kiti manlugal ket kasigayak ide ket no adabay na dagda kasi ngam siyak siguro ide siyak ti sumaruno kung nakitayan nga ura ide adan ni Pastor Tessie ito'y adanag with candida dekorasyon at landigay. Awan nga talaga si pangmati kinapos niya si Dave. Siguro, si Mati Diyos nagtignay nga talaga nga nangisagana itipiag ko tatlo itangal daon no kada ito'y nga tawag na mati ako. Amen, ligay. Prospect ni Idi nga pagtakdiran ko dito nga building. Kita nga natuloy. O ite, siguro. Ang ko ibaga nga hanga nagkinawatan kag tumbayan nga partido. Ang kunag, hanga natuloy. Gapon tayong plano niya ako Diyos. Nga dito iti pagtakdiran na. E gapon tayong natuloy, di jay. Kit kunag. Damot ngamin sang kabasit kita nga nasa pulak at tinawagak na ito anak kong alalagi ni John nga dalit ni Santa Marcela iso naging ni Pastor Cathy unak anak ko ay itoranar ko man ni Antio nga lote nga pagtakderan si Church at ginawi naman anyat mako naman ako. No, iawit kan dito'y si Kapilya. Kuna naman, ito anak ko, desisyon mo rin na baba, si Kamat Makimpo pagkata. So, di ko na kain sa kanan niya po Diyos,
Napasamak dito, datuin nga si Master Kapilya. Kita, di po nagmatitay, nagtatakuan na naman eh. Hindi nagtalawan ni Pastor Arot dito eh. Nagimi ang muno anyat ginura na kadagani. Tamat nalawag si Papanaho na. Kuna na, 2 weeks na klaim ninong siguro. Tinda mo pa, kuna na, 1 week. Pero nung umakito, 2 weeks. But praise the Lord. Since then, that week of March 2021 until now, wala pang pasturo. So, siguro, tiima ti Diyos nagtignay nga talaga. Dahil ka po kadigay nga pasamak ide punak ako o ang pastor may. O man kaya di pa mo apong nga gayuan kadigit ni Carnero dito. No that do my day, may meeting kami. Sika sir, punak sa ni Sardarway. May isa nga Domingo data, tumakbar ni Sir Darwin ito. Nagdebosyong kabilang. Noong na tumamit, si Kamam, punak na ni Ma'am Jessica. Tumakbar mo ni Ma'am Jessica. Ni Ma'am Banji, noong na duma. So, kasdya'y ti routine nila talaga. Kagamsa. May isa nga aldaw po nata si Kamam matanggal. Apo, kapay, anak pa'y namate. Kasano nga mga sabat dito? Bueno, tumakdirak ito. Magdebosyon. Kita mo magpamati kinako dyo. Mabaina. Mabaina kinako dyo. Ngayon po na, intanat ko si Rupat. Apo, anak amay kare. Nga mang idaulo kandig iti karnerum ditoy. Tada kasak iti sangwanan. Managbasulat. Nga may sangal daw. Nataliyaw ko di epibliak di jay nga taptapukan. Pinitot ko. Nabasa ti kabibiyag ni Apostol Pablo. Inapasama kini Apostol Pablo nga. Nagpapatatay. Nga inawagan ni Apo Diyos kat nagbalin nga number one apostol. Ito na, siguro ako, wagas mo dato. Ano ti kinadakas ko ang baliw matay? Kahit na mati at pinyapo Diyos, madaydayaw ka po. Nangyigan tayo gagayang kentapsat, inambag ni Apo Diyos kaligitibibiyag tayo. At amok nga, kuna na namin ti sa una, iti dyan. Kuna na namin iti sa una, iti John 15 verse 7. Nagtaeng kayo kanya, ketagtaeng dagit sa uk kata kayo. Dawatin nyo tanyaman na kayat yu, ket maikato kata kayo. So, gagayang ken kapsat, anyaman nga dawatin tayo, kani Apo Diyos amok nga itin nantok kata kayo. So, iawat mga rudin, gagayang ken kapsat, iti MC tayo, na itutuloy na taray kayo. Ito marap nyo. Eh, bakman ni Pastor June Bicoliado para iti introduction of the guest speaker. Also. May naman niya mamukada tayo ti aramatan ti Apo nga mangi share iti sasaon iti yung bunda.
Alok. Ano ba yung rabiri? Amin niya kapsa talipat. Ay, asimit ko pala rin yan. Sorry po. Napagkarabi tayo amin, patihin nga kapsa. Siguro, manmanulmat na katakatatid ang mga mabuti speaker tayo. Ayan. Dati speaker tayo tayo kapsa, kita nabayagbet ng pas-pastor tayo yan. Siguro niti istoryana na kapsa. At umit din nga panlog tibet ito ting tibet na ito nga tibet ni Apo ngayon still handfuls nga nag-retras ito kiti sititipkir na tangka na yun nga mangi patpadyak-yak iti sasaw ti Apo mangi siyar ti Apo kita amuyo hanga at mit na ito yung pastor karapsan. Kung kanak kina po Diyos po na yun, nag-serve yun yung tat, nakatanong kasi na, jaymet, sa guday dito yung ninong ko, ninong mi ni Pastor Kati, apalak na sa guday na ang kanya ng impahin ka ako. At nagtutuma, nagtariptipik, sa mga dito sa tayo na, ngayon, kaya ako, adaintid na ka na kanya-kanyang talento kapsa. Hindi pa nang yung paragawak sa tao. Kita dito yung pastor na kapsat, ha-admit nga tubo ito'y ayan tayo, kanya, nag-apoy sa vela, kapariro ninong, no? Tubong sa vela ko, siya yung pastor natin ngayon. Ngayon, impating natin kagayaan, kapsat. Nag-pastor iso na ijay barbarit, dati, nabayag mo't pa si ijay. Kita, hindi kumano sa nabarbarit, kapsat, napamit na bak kaya. Dejay ti kasanung ng patid ni pastor. Iti kagayan, talaga na mapanaw-panaw. Kita, sige ko na kita yan talaga hanga, kita suna. Ginaing na nga mga share sa tao ko. Kita yung pati nabis ni Jay. At talaga nga makita ko may kinatidkir na kaya na kapsa. Ready ko lang sa tarot tayo nga doon nagigay ang kanulutib yan. Mistin. Sa stipkir lang tangat takdir. Ang ipadayon na sa tao ko. Kita nga pastor, kita sorry po talaga, nakalimutan ko kasi may ang kong nga bayad ngayon, kakapsat, introduce. Isa lang doon, mangyari, yung amuti, bagina, kapat tayo, kakapsat. Amen? I-speaker na tanga rabi, kakapsat, iso ni Bishop Jefferson Ventura, Ninong, Ninong Miki ni Pastor Akati, kakapsat. Kita, ang kubayin ngayon, talaga umayin. Pastor Jeff Ventura. Kira doon, kaya yung trus, kakapsat. Hallelujah. Pagkati amin, kita tayo, kailangan po Diyos sarap sa kanayon. Tapos, pang-welcome kini Pastor. Sige, Pastor. Agtawa ko kayo, Pastor. Data ni... Data tinatera nga, Pastor, kayo, kini speaker kayo, si Data yung akong dawa. Kaya, Pastor, di ba nagdai tayo, ay abakman ni Sir Dexter, kini Chris Amay Tablak, iso da iti, mangi daulo ka na tayo iti praise and worship. Amen.
Lord God, malay tayo sa Panginoon. Si kahit ti Diyos nga manakabalin namin, Lord God. Apo awan itinarigat kenta. Apo agyaman kami kanday po yung aldaw, Lord God. Matinipon-tipon na kami, O Diyos. Apo tigasta ket agtitipon kami ng mga idaydayaw kenta. Ket apo dawaten mi itisan ng Espiritu kita, Lord God. Nga trabaho mo itinagtingan, O Diyos. Ket apo paglanguyan na kami ti presensya. Apo paglanguyan na kami. Ket apo'y parik namin ti bara. Thank you.
Thank you.
Dakil nga daluyong itibiyag. Sika ti ari ang makabalin amang tingel apo. Dagiti umay apo nga bagyo itibiyag. Ita nga rabii bibigin mi o Dios nga da kami o apo kadagatalukong tinadyosan nga dakulap po ket pagbibiyagan mi ti pileg ti nabisket apo nga takya Dios ket gapu kadayta apo mabalin mi o Dios iti agsammaket ket ka mabalin mi ti agtuloy di apo Dios iti panagdalyasat mi apo iti na Christian one apo nga panagjourney mi kita apo nga kanito. Dawaten mi, Apo Diyos, kabendisyonan nyo, Apo, ti panagmemaysabing itultuloy, ti saoyo nga nang isagana, Apo, nagiti kanta nga nang itunda, kadagiti espiritu mi, iti presensyayo itang arabii, ken ti saoyo, O Diyos, nga mangted, Apo, ti panakataraon, dagiti akin uneg nga kinatao mi, tapnon makita ti biag mo o Dios kada kami itatang arabii amok apo nga may paidam ti panakabalin mo o Dios manipod ka ubingan ingga ti kataingan o Dios marikrik nami dayta nga panakabalin mo apo ket agawit kami apo Dios nga mapatidker kanyaman apo digiti umay apo Dios nga pagkapadasan o Dios digiti panagbiag mi apo si kantulat tangan kanayon. Yes. Si mabalyanan mi apong agpag-refusean when no pagkamangan. Yes. So tonight, O Lord, apo agyaman at tipan nakabalin ti Espiritu Santo iso apo nga mang bisita iti tunggal may sa kada kami at by am apo Dios nga sikat agari ka nagturay ka nagiti nagtitingaan mi at nun ti pagayatam ti matumpal o apo ket iti banag nga nakaipanggipan da ito'y nga palagmaymaysame may parangarang o Dios o Lord God ti kinasya sinom kadag iti nagtitingaan mi ket sikanto o apo iti daydayawin mi ken pagyamanan mi nga putipan nakabalit mo nga tipulos nagbalbaliw agar aramit iti nagaramit iti agar aramit ingana itata ken agar aramit uray pay kadag iti masakbayan ngamin tasika ti Dios apo nga nagkuna di kanto panawan ken baybayan at daak tulatang akan kanayon ken ka when day ta ti karim ka na kami managayat ken managparabon nga Dios alawen apo ikumit mi nga rog ituntuloy ka na kayo da ito'y apo maudi nga paset iti aramid mi ket naman lakad nga maragpat mi apo ti kaligagom dagiti kakararwami tangarabi ket agawit kami apo Dios Lord nga napnek apo Dios sa laing o apo kaligiti sa uyo no diket di ti bara ti arako pyo ti panangitag ayo ti tunggan may sa kada kami nga na espirituan apo dapat chenmi nga si ka o apo ti makapagawin
kabalingan lang amang sabit kadagiti aming nga kasapulan mi ket amuyo no anya ti kapatgan o Dios amay paay kada kami ti dayti nga rabi itinagan ni Jesus nga po mi dayti ti dawat ken pakasi mi wala tayo manamin ti amen. Amen. Thank you Jesus, thank you Lord. Okay lang